Ano sa palagay po ninyo, tama ba ang mga naging hakbang nito pong si dating Senador Antonio Trillanes na sampahan po ng kasong kriminal ang mga sumusunod na individual, partikular ito pong sina Harry Roque Banatbay or Byron Cristobal, in particular doon po sa kasong cyber libel at saka sa traditional libel. At meron pa pong ibang mga individual na binanggit itong si Antonio Trillanes noong May 14, 2024, e yun po ay sina Mr. Real Talker or Lods Chinito with TikTok handles Chinito Real Talker and Chinito Tisoy 01, Melagin Nestor, Nestor Evangelista o Catastrophe, Jolas, Michael Gore o Campila Boy, Hampas Lupang Mandaragat, at saka ito pong Sara All 2028. Yan po yung initial na impormasyon na ipinost nitong si Antonio Trillanes noong May 14 kaugnay po ng pagsasampan niya ng kaso for cyber libel and traditional libel sa mga binanggit po na individual. Pero dito po sa napanood kong vlog kay Model of Manila TV, meron pong additional na tatlong vloggers. I do not know kung ito rin po ba yung mga pinangalanan dito nitong si dating Senador Antonio Trillanes o set of new vloggers po ito na kanya pong sinampahan ng kaso dito naman po sa National Bureau of Investigation. Kasi si Harry Roque at saka si Byron Cristobal sa Quezon City Prosecutor's Office niya po ito sinampahan ng kaso. Samantala, yung mga individual na hindi masyado namang kilala na mga vlogger ay sinampahan niya po ng kaso accordingly sa NBI. Tapos meron na naman pong binalita itong si Models of Manila na tatlong vlogger na muling sinampahan niya ng kaso, particular din, parehas din sa NBI. Pakinggan po natin ang update dito nitong si Models of Manila. So ito, nagsampa po ng tatlong additional na cyber libel complaints itong si dating senador and possibly future mayor Antonio Trillanes laban po sa nabanggit nga future mayor, ano, kasi hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na even sa Facebook nito pong si dating senador Trillanes ay nagsisimula na po silang kumilos para po sa kanyang potensyal na pagkandidato sa pagka-alkalde dyan po sa City of Caloocan. Kung titingnan nyo po ang kanyang Facebook ngayon, focus na po ito sa pagbibigay serbisyo at pagpapaalala sa mga dapat na maging magandang serbisyo sa Caloocan City. At yan po ay kanyang inamin na sa napakaraming pagkakataon sa aming mga vlogger nang siya po ay nakapanayam, sinambit niya na talagang ang direksyon na kanyang tinatahok sa darating po na halalan sa May 2025 ay para po sa pagka-alkalde ng Caloocan. Kaya kung kayo po ay nakatira sa City of Caloocan, nasa sa inyo po yan kung papanatilihin po ninyo ang nakaupong mayor dyan sa kasalukuyan o maghahalal po kayo ng bagong mayor sa katauhan nitong si Antonio Trillanes at ng iba pang mga kakandidato dyan po sa inyong lungsod. Balikan po natin ang sinasambit po dito nitong si Models of Manila. Tatlong vlogger, influencer o mga naninira sa kanya online. Okay? So siya po ay nag-file sa NBI. So iba po po ito dun sa final niya kay Labanatbay, tapos kay Tatay Harry Roque na doon sa Quezon City. So ito po ay sa NBI. Ito yung sinabi dito sa news. O, the former legislator declined to provide a copy of his complaint based on the advice of his lawyer. He said the influencers whom he did not identify claim he sold Panatag or Scarborough Shoal to China. When... sa binabasang balita nitong si Models of Manila, hindi niya in-identify. Pero dito po sa kanyang Facebook page, in-identify niya po yung mga vlogger na di umano'y kanyang sinampahan ng kaso, di ba? Kaya ang naglalaro sa aking isipan na katanungan, sino kaya itong tatlong mga vlogger na ito na kanyang sinampahan po ng kaso? Kasi malinaw po rito eh. Noong May 14, tingnan nyo po, babasahin ko ulit for reference. Ngayong araw na ito, May 14 po yon, tayo po ay nagsampa ng kasong libel at cyber libel
sa Quezon City Prosecutor's Office at sa National Bureau of Investigation laban kina Attorney Harry Roque, Vlogger Banat Bay, mga host ng SMNI at mga pro Duterte trolls na patuloy na nagkakalat ng fake news sa iba't ibang social media platforms laban sa kanya. Kasama sa mga troll accounts na ating sinampahan ng kaso sa NBI ay yung mga binanggit na po nating pangalan kanina. Tapos dito po sa binabasang balita nitong si Models of Manila ay hindi po pinangalanan. Kaya sa aking pananaw, malamang sa malamang, iba pong mga set of vloggers po ito. Oh, yung mga naninira kay dating Senador Antonio Trillanes na hindi po kasama sa mga pinangalanan dito sa kanyang Facebook page. Kabakabahan na po kayo, ha? Kasi bakit? Eh, ang sitwasyon kasi nito mga tol, sa NBI sinampa at tama po yung sinasabi dito ni Models of Manila na kaya yan sa NBI sinampa, maaaring hindi pa kilala yung tunay na pagkakakilanlan ng mga nasa likod ng mga page, channel, or X account, or TikTok account na mga naninira sa kanya. At kinakailangan ng ekspertiya ng mga otoridad para ma-determine po yung kanilang lokasyon at pagkakakilanlan na kinakailangan po sa pagsasampa po ng kaso. Kaya patuloy po natin panoorin ito pong balita na inihahatid sa atin dito nitong si Models of Manila. When he conducted back channel talks during the administration of former President Benigno Aquino III. It is related to the Scarborough issue. Yun po yung kanyang sinabi. Yan, dito, Trillanes, said Roque Cristobal, who is also known as Banat Bay. Okay, several... panoorin nyo na lamang po ng buo ang vlog niya dyan po sa kanyang channel, Models of Manila TV. Pero ang punto lamang kung bakit po natin ginamit ang vlog niya ay update po ito doon sa mga karagdagang individual na sinampahan po ng kaso ni Antonio Trillanes. At ang unang-unang katanungan dito ay nararapat ba ang mga ginawa na ito ni Antonio Trillanes considering he himself, ika nga, ay ayaw po sa mga ganitong kaparaanan. Pero sabi nga ni Antonio Trillanes, wala siyang magagawa kasi meron pong umiiral na batas na pwede naman magprotekta sa mga taong sinisiraan po ang reputasyon. At ngayon, ito po ay kanyang ginagamit. Kasi dalawa ang option po dito, mga tol. Pwede magsampa ka ng kasong kriminal o katulad ng ginawa po ni Atom Araulio na yung mga taong naninira sa kanya, hindi niya po sinampahan ng kasong kriminal bagkus ay civil liability lamang. Humihingi po siya ng danos perwisyo. Pero sa pagkakataong ito, mas pinili nitong si Antonio Trillanes na sampahan sila ng kasong kriminal. Ano ang epekto nito sa vlogging industry? Sa tingin ko, maganda po ito kasi malilimitahan ngayon yung mga unwanted opinions na ang tinatahak lamang na konklusyon sa harapan ng mga manunod ay kasiraan po ng ibang tao. Kasi nawe-weaponize po ang karapatan po natin sa malayang pamamahayag. Both ways, ano? Sa parte ng mga kritiko ng kasalukuyang gobyerno, and I'm sorry to say this, sa parte din po ng mga kapwa natin nagtatanggol sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Marami na po akong nakita na mga kapwa po natin content creators na sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno na kung susuriin po ninyo ang kanila pong mga naging content ay talagang libelous po ito against someone. At hindi po maganda yon kasi alam naman po natin na ang kasabihan na what goes around comes around, what comes around goes around, ano bang tamang ano doon, what goes around comes around, na kumbaga yung mga ginagawa mo sa ngayon maaari pong bumalik sa iyo, like what had happened dito kina Byron Cristobal at saka kay Harry Roque. Walang tigil sila sa paninira. Tapos ngayon, sila tuloy ang binalikan dahil po sa kanilang mga ginagawa. And possible din po itong mangyari even sa amin na mga sumusuporta sa kasalukuyang gobyerno. Tandaan po natin, ang politics wala pong permanenteng kaibigan at kaaway dito, kundi permanenteng interest lamang. Si Pangulong Bongbong Marcos,
matatapos ang kanyang termino whether we like it or not sa 2028. And hindi po natin alam kung sino po ang papalit sa kanya. Maaaring kakampi po natin sa politika, e paano kung kalaban po natin sa politika at tayo po ay lumabag sa batas? Sa tingin po ninyo, yung mga kalaban natin sa politika na yan hindi babalik po sa atin? Kung tayo po ay lumabag sa batas, babalikan po tayo niyan. Ako po, nakakasigurado diyan. Lalong-lalo na ang mga Duterte, mapagpatul po yan. Kung matatandaan po ninyo, yung mga naninira kay Sara Duterte, sinampahan po nila ng kaso ito sa City of Davao Prosecutor's Office. O, paano kung sa mga darating na panahon, eh magsampa ng kaso yan? Sasabihin nyo, hindi, nagsasabi lamang po ako ng katotohanan, sinasabi ko lamang kung ano yung nararapat ayon sa aking kalayaan. Eh, ang problema, pag may kaso ka, yung mga sinasabi mo na yan, matter of defense na lamang po yan. Pag may kaso ka, perwisyo na dahil meron kang gagastusan, abogado, panahon ilalagak mo dyan at yung psychological suffering nandiyan. Dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari eventually sa kinakaharap mong kaso. Etong sina Byron Cristobal at Harry Roque, sinasabi lang nila na bring it on. Pero sa kabila niya, nag-iisip pa rin yan. Dahil sa huli, kalayaan po ng isang tao ang nakalagay, nakasangkalang dito. No? Maaaring matiprive ang iyong kalayaan for a couple of years dahil lamang po sa mga pahayag na ginawa mo dito po sa harapan po ng social media. Kaya tayo ay nagpapaalala lamang patuloy sa ating mga kapwa content creator. At sana sa mga aksyon na ginawa na ito ni Antonio Trillanes, eh mabawasan na ang mga mapanirang individual, particular ang mga sumisira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Itong aksyon ni Antonio Trillanes, hindi lamang po ito laban niya eh. Para sa aking pananaw, laban na rin po natin ito kasama sa pagtatanggol sa ating Pangulo. Dahil yung mga pinagsasampahan niya po ng kaso dito, mga walang kwentang kritiko ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa vlog naman itong si Coach Jared, kamakailan lamang po ito, 3 days ago, na-interview niya po itong si Antonio Trillanes at puntahan po natin yung particular na mga isinampan niyang kaso doon kina Harry Roque at Byron Cristobal. Kaya panoorin o pakinggan po natin ito pong interview ni Coach Jared sa kanya 3 days ago. Update lamang po ito mga tol kung ano na po ang mga development kasi matagal-tagal na rin po eh. May 14, isang buwan na po ang nakakalipas. Sa huling update nitong si Antonio Trillanes doon sa kanyang Facebook page, meron na pong supwena na ipinadala kay Harry Roque at kay Byron Cristobal. So par, ano na kaya ang punto ng reklamo na ito? Nasaan na po kayang particular na point sila ng pagdetermina kung meron bang sapat na basihan ng prosecutor para isampa ito sa korte sa mga susunod na panahon? Pakinggan natin ang interview na ito mga tol. Nung lumabas po yung cyber libel complaint nyo against Harry Roque and Banatbay, they responded in a very, very public manner. Wherein ang kanila pong defense is that yung backdoor negotiations daw. And actually, in the echo chamber ng mga Duterte supporters, that's what they still hold on to as the proper, quote-unquote, proper defense ng against your cyber libel complaint. Of course, this is going to be a part of your reply. So, ano man po yung isasubmit nila na response. But without giving too much details, how are you going to defend yourself dito po sa allegations at all, since it's they made it quite public? Ganito po. After nung 20... Parang ang gustong itanong ni Coach Jared ay magsasampa po ng disloyalty to the Republic, quote and quote po tayo dyan ha, itong si Harry Roque kay Antonio Trillanes. Kasi yun po yung nabasa ko eh, na magka-counter charge ito pong si Harry Roque kay Antonio Trillanes, particularly disloyalty to the Republic. Ang nakakatawa lamang doon mga tol, abogado itong si Harry Roque, which is alam na alam niya kung ano yung mga
proper terminology na dapat banggitin sa harapan ng publiko kapag ka ang pinag-uusapan ay pagkakaso. Pero sa aking maliit na kaalaman sa batas, o baka talagang magaling si Harry Roque na alam niya ang batas, kaya hindi po natin alam ito. Wala po akong mabasa na kaso na disloyalty to the Republic sa revised penal code or even sa ating mga special laws. Kaya ano yun? Naisip lamang ni Harry Roque dahil bigla na lamang po siyang nainis at meron na pong kasong kinakaharap, supuena, na nakarating sa kanya. Kaya gumawa po siya ng termino na hindi po natin mababasa sa anumang batas. Kung mali ako, okay lang naman, i-correct ako ng isang abogado katulad ni Harry Roque. Pero wala po akong alam na disloyalty to the Republic. Meron, disloyalty to the government. Ano? Pero kadalasan, ang disloyalty to the government ay ito po ay general concept ng isang particular na maaari mong maging kaso administratively. Kasi sa amin, sa kapulisan, ha, nung ako po ay pulis pa, merong, isingit ko lamang ito para mabigyan ko kayo ng konsepto sa tinatawag na disloyalty to the government, merong 8 uri ng major offenses eh. Misfeasance, non-feasance, malfeasance, oppression, incompetence, dishonesty, conduct unbecoming of a police officer, and disloyalty to the government. Lahat po ng 8 na yan, merong mga iba't ibang nakapailalim na mga specific na kaso. At dito sa pinag-uusapan natin, wala akong alam na disloyalty to the Republic. Baka yon ay gawa-gawa lamang nitong si Harry Roque. Tuloy po tayo sa pakikinig dito, mga tolo. 12 back channel negotiations. Nag-conduct po ako ng Senate hearing 2 beses. At yung isa doon, inimbit ako mismo si Harry Roque. Nandoon siya sa attendee. This was, I think, a year after, mga October of 2013. Ininvite lahat ng mga defense officials, security officials. Ano ba? Nawala ba sa atin yung Scarborough? Kasi kung hindi nawala sa atin Scarborough, sabihin hindi totoo na binenta ko. Di ba? O, tapos, dun sa isang sinabi nila lahat, unanimous, hindi, we did not do Scarborough. So, sinabi ko, si Harry Roque was in attendance doon. O, take note. Ngayon, dun sa isang hearing namin ulit, doon mismo may mga, ano to, yung infrared na o thermal imaging ng satellite, pinakita mismo doon, sabi ng mga Navy officials, on record ito ha, sa Senate records, na mayroong mga Filipino fishermen sa loob na ano. Kasi alam mong Pinoy fishermen, kasi may katig eh. Alam niyo yan, may katig. So ang sabi nila, wala, freely, labas-pasok yung fishermen. This was in 2013. So ang proof ko, pumasok sila 90 plus ships doon sa Scarborough, before I went in sa back channel, pero nung nag-negotiate ako for 3 months, after nun, nawala sila doon. Tapos pumapasok na yung fishermen. Tatlo yung naiwan, ando doon. Ngayon, ito lang, a few weeks ago, si PSG, Philippine Coast Guard spokesman mismo, Jay Tariela, ang nagsabi sa press con, kung tinanong siya kung binenta daw ba ni Trillanes ito Scarborough. Sabi niya, hindi, walang bentahan kasi nakakapaso kami. Inaano tayo, sabi niya, winamater cannon tayo, but it doesn't mean, binenta yung Scarborough. So nakakapasok sa Lagoon, nakakapunta sa Scarborough, yun. Yun na nga sinasabi ko. Kung kanila na lang yan, kung binenta ko yan, bakit sila umalis doon yung 90 plus ships na yun? Ba't umalis? At bakit hindi sila nag-reclaim doon? Walang reclamation doon sa Scarborough. Right. And besides, bakit hindi sinabi ng China na meron kaming agreement ni Trillanes, binenta niya sa amin yan eh. Walang ganun eh. In fact, kinasuhan sila ni Pinoy nung hindi nila inalis yung 3. Yung 90 plus ships na barko ng China at the start,
naiwan nung tatlo, nung ayaw nilang paalisin yung tatlo, doon kinasuha ni Pinoy sila. At doon sa dinaso sa kanila, sana sinabi nilang, ay, amin ni Scarborough, hindi ba kami aalis, eh, binenta na ni Trillanes yan. Dapat, di ba? So, kumaga, they said nothing of the sort. And lahat ito, intriga lang ni Enrile noong time na yon. Kasi, in fact, sa exchange namin ni Enrile, he never said na binenta ko yung Scarborough. Kasi, nag-iintriga siya. Pero katabi ko siya, sinasabi niya, hindi ako nag-report sa kanya. Eh, magkatabi kami noon when I reported to the president. And he admitted na in-authorize ako ng presidente. Tapos, after that, wala naman na siyang sinabi si Enrile. In fact, we have a video na sinasabi niya, eh, itong si Trillanes, ang gusto niya kasi gawin, palisin yung mga in-check, sabi niya. Doon sa video mismo, o di, yun ang lumabas. Na, that's it. Everything was ano, parang insinuate lang, parang intrigue. Kasi ganun si Duterte mag-gaslight eh. Kung ano siya, ibibintang niya sa iba. Siya yung drug lord, tuturo niya kay Dilina, tuturo niya sa iba. Siya yung may ill-gotten wealth, sasabihin niya si Trillanes yung may bank accounts, o inamin niya na, inimbento lang niya. Tapos, itong siya yung nagbebenta ng interest ng Pilipinas sa China, pero iba yon si Pinoy yan, si Trillanes yan. Kumbaga, that's how he got gaslights. At ano lang, what is unfortunate is, talo kami pagka nagsalita, talo ako pagka, ano eh, nung sa propaganda war, kasi pag nagsalita si Duterte at that time, talagang very, very believable for marami siyang nabudol na Pilipino. Kasi nga, magaling siya mag-communicate eh. At ako, kung biktima ka ng budol-budol gang, you cannot be blamed kasi magagaling sila man loko. Di ba? O yun. Yun. Kayo ba? Isa din ba kayo sa naloko ni Rodrigo Duterte? Kasi sa totoo lang, ang daming mga Pilipino ang napaniwala ni Rodrigo Duterte. Ako, di ko siya binoto, pero napaniwala niya rin ako na malinis ang kanyang hangarin eh. Sa loob po ng 6 na taon, akala natin okay-okay lang ang... To be honest with you, mga tol, kayo ha, malamang sa malamang, umaagree kayo noon sa mga nangyayaring pagpatay. Walang plastikan dito. Tama lang yan. Kasi mga addict yan eh. Mga kriminal yan. O, labanan ng korupsyon. Paniwalang-paniwala tayo na walang korupsyon. Pero, anak ng teting pala. Tingnan nyo ngayon ang mga nalalaman natin ng mga impormasyon, mga balita, di ba? Ibig sabihin, nabudol talaga. Napakarami pong mga nabudol. And mayroon akong gustong i-share sa inyo na isingit po natin dito. Nakita ko ito sa post nila Itera. Sinare niya ang isang post ng nagngangalang Mark Ian. Eh. Kaugnay po kay Rodrigo Duterte. Sandali po ah. I hope makita ko. Maganda yung dapat kasi na i-save ko pala. Maganda yung binanggit doon ng Mark Ian eh. Basta tungkol pa rin, tungkol po ito sa mga parang naging impacto policy nitong si Rodrigo Duterte. Direkta na tayo rito kay Mark Ian. Ito, basahin po natin ah. Ito po ay panulat ni Mark Ian. Hindi ko siya kilala eh, pero friend ko po siya sa Facebook at siya po ay supporter ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Shoutout po sa inyo, Mark Ian. Ha? Salamat sa pag-friend sa atin sa Facebook. At tingnan natin kung ano po yung kaugnayan nito sa pinag-usapan o binanggit ni Antonio Trillanes. Simply stated, maraming nabudol si Rodrigo Duterte. In 2016, the nation was introduced to a man who would set a new normal in human interaction. 2016 pa lang, meron ng new normal. Ano? Kala ko 2020 lang dumating yan nung nagkaroon ng pandemic. We can recall his campaign speeches and interviews were filled with curses and putang, binabasa ko lang naman mga tol, ina, was his staple. Sometimes there were gagos and ulul and then.
Infrequently we heard FU, but all in all, his words were never nice. As to context, there are too many to mention, and frankly, my mind would rather forget the garbage. But his mayor, dapat mauna, manggagahasa ng maganda, takes the take of all stinking, decaying, and filthiest cakes. This was the lowest of lows, the most demonic, the most evil, the most uncalled for remark, the most bastos. Yan po yung tinutukoy niya rito, yung dapat yung mayor maunang manggahasa. Diba nagbiro noon si Rodrigo Duterte? Not to mention a blatant disrespect towards a human being whose immense suffering was matched only with immense disrespect. Given the kind of words and the context of all his speeches before, one would think this was a sure ticket to defeat. But 16 million at ilan po sa inyo yun? Nabudol kayo, yung mga bumoto po kay Rodrigo Duterte. Fell for the brand bait. 16 million believe in the PR packaging called Totoong Tao. 16 million believe in the lie that a person who curses, blabs, lies, and distorts is equivalent to being real. So he won. After the victory, many thought that all the election antics were just that. Antics, gimmicks, rhetorics, a show. Even the man promised so to tone down and be more presidential. Nangyari ba? Hindi naman eh. All for a full 24 hours. Because then, for 6 years, we have heard the worst. A mixture of putang inas, ulol, gago, FU, buwang, sampalin, patayin, bobo, etc. For 6 long years, we have seen the irrelevant being relevant and the important becoming unimportant. For 6 years, we have been hearing violent upon violent words, stripe-causing remarks, innuendo-laced side comments, and divisive statements. In all this, sad and disheartening backward development in Philippine politics during the Duterte regime, we all should ask this very important question. Ano po ito? Will Duterte's display of tasteless, uncalled for behavior have an effect on the nation? Ano ang sagot niya rito? The answer to that is a solid yes. Words will always have an effect. Words have power. It is foolish to think that a man ranting profanities in national television on a daily basis would not have an effect on the nation. And that's why ang kultura po natin sa nakalipas po na 6 na taon, okay lang pumatay. Pagka tayo po'y nakakapanood ng mga nanlaban, okay lang yan sa kanila kasi mga masasamang tao yan, mga addict po yan, mga criminal po yan. Yung mali, nagiging tama dahil po sa pronouncement ni Rodrigo Duterte. Kill them all, resulting now to 20,322 deaths from July to 2016 to November 2017. Ganun po ang naging brand of governance nitong si Rodrigo Duterte dahil lamang po sa mga pronouncement niya na parang nagiging de facto policy pero dapat tawagin natin impacto policy. If they hate President Bongbong Marcos, how do they express it now? Yes, adik, bangag, putang ina kang presidente ka, bobo ka, I miss the pagmumura of tatay, mahina kang kuting ka, boy pulboron. So naturally, if they have grievances against Duterte supporting the bullying of China and or because of the COVID fund mishandling, why wouldn't they use patayin, rapin, putang ina, bobo ka, barilin? Do we expect them to correct themselves or tone down when it comes to tatay digong? Yon ang problema sa mga supporter nitong si Rodrigo Duterte. Kapag iba ang pinag-uusapan, ang lakas nilang sabihin ang mga walang hiyang pananalita na ito. Pero kapag ka ang nai-issue si Rodrigo Duterte, tahimik lamang po sila. At okay-okay lamang kay Rodrigo Duterte. Yan po ang naging epekto sa pamumuno nitong si Rodrigo Duterte sa loob po ng 6 na taon na pinagtutuldukan ngayon dito nitong si Antonio Trillanes. Kaya patuloy po natin pakinggan ang kanyang mga sinasabi dito. Ito ang ano niya, nangyari.
Right. In fact, Senator, I'm one of the people who are, ano. So as a final note, Ma'am Vice President, could you just give us your thoughts on the State of the Nation address? Yes. So initially, the State of the Nation of President Marcos, I think everyone or many of those who do not understand economic numbers were overwhelmed with the numbers in the first part of the speech. That was, I think, the reason why it took a long. May basher eh, kaya sumingit yung commercial. Kung merong brand of governance na hindi maganda itong si Rodrigo Duterte, eh kapag ka naging pangulo itong si Sara Duterte, eh sigurado ang brand of governance niya and leadership ay itok-itok. Huwag natin payagan na magkaroon po tayo ng itok-itok na pangulo. O tuloy po tayo sa pakikinig dito. Unfortunately, became a victim on ang pambubudol ni former President Duterte. Senator, it's I hope we have more time because it's really a very, very interesting conversation. Pero po, one last question. If you would have your way dito po sa drug war. Anyway, and out of topic na yan kasi ang pinag-uusapan natin ay yung cyber libel eh. At saka syempre yung naging kind of leadership nito pong si Rodrigo Duterte. Ano? At sa huli mga tol, before na matapos po tayo sa oras na ito sa ating talakayan, sa tingin po ninyo, makakatulong ito pong ginagawa ngayon ni Antonio Trillanes para maprotektahan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Sa aking pananaw kasi, indirectly natutulungan po nito ang ating gobyerno sa kasalukuyan. Dahil ang mga walang kwentang tao na pinagsasampahan po ng kaso nitong si Antonio Trillanes, malilimitahan ngayon ang kanilang mga galawan at pananalita. And more so, kapag ka, hopefully, ang mga tao na ito makonvict para po sa kasong cyber libel. Dahil once they were convicted, eh, alam naman natin na sila po'y makukulong at totally mawawala po yung kanilang kaparaanan na magsalita sa harapan po ng publiko for a couple of years.